Magsatay mo po ang lahat at tumabay sa pag-uulat na awitin. Sa nanawa naman ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa pagpapayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos, mayroong mga tumutugon at naging tapat mula panahon muna at mayroong din namang tumugon. Sa takimsilim na ng kanilang buhay. Naway maging kasangkapan tayo ng Diyos tungo sa paghatap ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Magalak tayo sapagkat bawat isa sa atin naunaman unahuli. Sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos ay binigyan niya ng pagkataong makibahagi sa pagkatag ng kanyang kaharian. Kaya nagdiriwang natin ngayon ang 22 pambansang linggo na mandalayan. Pagdasal natin ang mga mandalayan na sa araw ng mga pagsubo at paghihirap, manatili nawa silang matag sa kanilang pananampalataya at maging tapat sa kanilang pamilya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga sanupang tayo'y maging marapat kumanap sa banal na pagkaliwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lugar ang magkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga meron mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Itinakda mo ang lahat ng mga utos may maruwing sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa pagdalima namin sa mga ito, kami pagindabagin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya ay inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang taligtaan. At ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik. Lumapit sa Panginoon upang kabagal at mula sa Diyos. Matatamo nila ang kapatawaran, ang wika ng Panginoon. Ang aking isipan, din inyong isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang lahat, isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay magagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Kami iyong pag-aralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Ay tumanggap ng tigil isang dinaryo
At ang lumapit sa mga tao na inakala nilang tatanggap sila ng ikituwag. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng upasan. Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang paghapon kaming nagpagal at nagtiis na nakapapasok init ng araw, bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upas sa amin? Ang sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadayo. Hindi ba't magkasundo tayo sa isang binaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maana kong ibig kumupahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo. Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naingit ka lang sa aking kabuti ang loob? Kaya ang nahuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Sino po sa inyo ang sima? Walang simang sa inyo. Kamag-anak ay sima. So, ngayon po ay Seafarer's Sunday. No? Inaalala natin. No? Ito ay araw, linggo ng maglalayag. Naalala ko tuloy, no? May awit kasi tungkol sa siman. No? So, sabi rin na yun. Yun ay, nagkataon naman, papunta ko kanina sa Fiesta Homes. No? Napakinggan ko. Ay, ang sinasabi ay, nagtiis ako kasi ikaw ay siman. No? Ay, yun pala ay ikaw ay siman loloko. Kasi pinagpalit mo ako. So, yun ang mga wordings ng kanta. So, sana po ay hindi manloloko. So, pero sa araw po nito, ako po ay may bayaw na siman. May mga ilan din ako kamag-anak na siman. Kasama na rin mo siguro yung mga siwoman. Hindi lang kasi mga lalaki ngayon, pati na rin yung mga babae. Lalo-lalo na ako kapag sa mga tawagin natin ay mga yung ginagamit ng pang-turis. So ipanalangin natin sa mga ang kanilang pamilya. Magamang po ang ating tawagin natin mayroon tayong araw para sa mga kapatid natin na nagkatrabaho sa abroad. Pinagdiriwan natin yung tuwing January. Pero kasama na rin natin, particular po si ngayon ay mga seaman at mga seawoman. Pangalawa, yung hapon ay pinapamanig ko sa atin ngayon, sa ating mga pagbasa. Anong sabi noong may-ari ng upasan, kapatid, hindi kita dinadaya. Yun ang kanyang sabi. Alam niyo, paminsan tayo mga Pilipino, kapag tayo natatalo, yun ang ating kagandang isip, dinadaya tayo. Kapag makala natin kapag tayo ay lugi, parang ang isip natin ay naiisa tayo. Pero yung hapon ay pinababani ko sa atin ang buong nagkapal. Ang sabi nga ako nung may-ari ng upasan, hindi kita dinadaya. At maging bahagi yun ang ating pag-inilay ngayon ay yung paghahalin tulad na Jesus sa paghahalin ng Diyos katulad ng isang taong naghahanap ng manggagawa sa kanyang upasan. Ay makita natin dito na may tinawag na madaling araw. Alam niyo, noong unang panahon,
Hindi ko katulad ngayon na ang oras ng aking trabaho ay 8 hours. Kung yung bumabansin sa banal na kasulatan, 2,000 years ago, eh no, 12 hours. Kasi unang tinawag na Jesus ay lumabas siya sa bahay, ay madaling araw pa. Alas 6 ng umaga. Natapos siya alas 6 ng hapon. Kasi yung muli niyang paglabas, alas 5. Ngayon sinabi niya, isang oras ako ng trabaho yung mga yan. So kahit hindi na 12 hours, 8 hours na ngayon. Kaya bahagi yun ako saan ay ipagpasalamat natin sa pagmay mga panahon tayo sa iba pang mga gawain. Nandang una, makita po natin na rin ang nag-aharap at sa nakita yung pangalong sa diwasang bayan. Hindi ko katulad niya iba pang maghanap ng trabaho. Punta ka mismo sa iyong nais na pagtrabahuan. O may tinatawag na job fair. Noong una, sa plaza, sa diwasang bayan, doon nagtatampo ang mga employee at employer noong panahon ni Jesus. At sila ay pinangakuan ng sahod na rin daily wage. Tawagin natin ngayon na rin, minimum wage. Yung ibanghelyong binanggit ko dito ay sa pagtingin ng minimum wage noon na rin. 1 dinar. 1 dinar. So, kaya yun ang kanilang pinagkasunduan. Sabi nga ay ganoon yung pag-ahari ng Diyos. At ayon pa niya yan ay pinapahayo na Jesus. Yung pagkahari ng Diyos ay yung kanyang hamdi, huwag tayong maging matuos. Kasi isa lang may tatanggapin natin. Anong tatanggapin natin? Si Jesus. Ang tatanggapin natin, walang ibang mabili ng buhay na walang hanggang. Kaya, mahalaga na makita natin na mapulungan tayo sa ating pangailangan. Kasi bakit yun yung pangako niya pinagkaloob ng Diyos? Yun ang langit. Yung iba ay nagiging matuos. Sabi mo, hindi dapat nating pagtuusan kasi bakit? Yung turo ng purgatorio. Yung turo ng purgatorio. Huwag tayong mag-alala. Kasi ay everyone will render what is according to justice. Kaya huwag natin tuusin. Sigurado may magtutuos yan. Ang malaki yun, ang makita natin yun, yung kagalakan. Kagalakan ng maling pagtugon sa biyaya ng pagbibigkas ng Diyos. Na lahat ay tatanggap ng sahod. Na lahat ay alin pagkakami ng kaharian ng Diyos. Na nais natin na sa nangahi lahat ng nakatugon ni alin magkaroon ng buhay na walang hanggang. Magkaroon ng buhay na walang hanggang. At maganda po yung ipinahayag po sa unang pagbasa na narinig ko natin ngayon sa araw na ito. Mula po sa aklat ni Propeta Isaias na kutusin po ay halos kanito na ibanghelyo natin noong nakaraang linggo. Yung panyay natin na sinasabi ni Propeta Isaias natin, bilisan ninyo, pakinabangan ninyo yung biyaya ng ipinagkakataon ng Diyos natin yung kanyang generosity, yung kanyang kagandaang loob, ang kanyang mapagbigay
At ano yung higit na kanyang mapagbigay? The generosity of forgiveness. Ang kanyang kagandahang loob na magpatawa. Kasi yun ang kailangan natin para magkamit natin ang buhay na walang hanggang. Ang kapatawarang dulot ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ito ang makikaw natin, binisan natin yung kagandahan loob ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin ng buong ni Kapano. Kaya walang makakata yung salitang kagandahan loob. Pag sinabi yung kagandahan loob, the generosity of forgiveness. Nalit, pag sinabi mo kasi mayroon kang magandang loob, kahit na ginawan ka ng masama, maganda pa rin yung loob mo. Kasi yung kagandahan loob mo ay hindi nakabase sa kagandahan loob ng kaharap mo. Kasi kung ikaw po ang kagandahan loob mo ay nakabase doon sa kagandahan loob ng kaharap mo, hindi na magandang loob yun. Depende yun. Hindi. Pag sinabi mong kagandahan mo, maganda ang loob mo. Sino man ang kaharap mo, ano man ang sitwasyon na kinabibilangan mo. Bakit? Magandang loob ka eh. It is your identity. At yun ang identity ng Diyos. Yung kagandahang loob ng Diyos. Kaya ayun pa niya, yun ay pinahayag ni Propeta Isaiah. Pakinabangan natin. Pakinabangan natin yung kanyang kagandahang loob. At ito rin po yung bahagi ng pagpapatuloy. Sabi na natin nung nakarang tingwilin, magpatawad ka 77 times. Bakit? Kasi ganun ang Diyos. Yung sabi mo nga kahapon na rin, maging katulad tayo ng Diyos. Pero maramdaman natin yung alin, yung kanyang kagandahan mo. Yun yung amo na kung saan ay pinamamanik natin. Naramdaman ba natin yung kagandahan loob ng Diyos? Hindi lamang sa larangan ng mga biyayang ipinagkakaloob sa atin. Well, siguro sabi natin kagandahan loob ng Diyos sa mga material na tinatanggap natin. Pero kasi namin, yung kagandahan loob ng Diyos sa kanyang pagpapatawad. Yun ang higit. Kasi yun, walang katapusan. Yung pera, may katapusan yun. Kapag narito ka lang sa daigdig na ito, sa langit, hindi mo kailangan yun. Kaya, yun ang higit natin pagkinabang, yung generosity of God in forgiving. Ang kagandahang loob ng Diyos sa kanyang pagpapatawad. Eh, ano yung dapat natin pakinabangan? Anong dapat natin maramdaman sa kagandahang loob ng Diyos? Nais ko mong i-introduce at nais kong bigyan ng pag-apalagay yung salitang kagaanan ng loob. Kapag maramdaman natin yung kagandahang loob ng Diyos, dapat magaan yung ating loob. Kapag hindi tayo nakapagpapatawad, mabigat ang loob natin. Mabigat. Kaya kung kumisan, kahit na napakaliit ng gagawin natin, ang hirap-hirap umakbang. Bakit? Mabigat ang loob natin eh. Mabigat ang loob natin. Kapag yung kinamumuhian mo ay alam mo diyan dumadaan, hindi ka dadaan dyan. Kasi bakit? Mabigat pa yung loob mo eh. Kaya nawa, makita natin yung ulit, kung talagang naramdaman natin yung kagandahan loob ng Diyos sa kanyang pagpapatawad, yung handa niyang ibigay yung kaharian ng Diyos sa mga nagtrabaho sa kanyang umpasan, alas 6 man ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung maranawa natin yung alin-alin, sana pwede magkaroon tayo ng kagaanan ng kalooban. Magkaroon tayo ng magaan na kalooban.
At ito yung panalangin natin sa harapan ng Poong Kapwa. Kasi bakit? Kasi kapag hilingin natin ang biyaya ng Poong Kapwa na rin, maging magaan yung ating loob, kahit saan tayo kukuha ng panalangin, ay di sa Diyos, Panginoon, puruan mo kami. Na maranasan yung kagandahan loob mo sa magkapatawa. At makikita natin yung kalit, kapag magaan na yung ating loob. Magaan ang ating loob. Kaya nga po, ang tawag na ako natin sa pag-ahari ng Diyos sa langit ngayon ay state of life. Estado ng buhay. Estado ng buhay. Ngayon, na mayroong kagaanan ng loob. Kaya po, pwede pala natin maranasan yung pag-ahari ng Diyos. Tama pala yung diagosan natin kapag ama namin. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa para ng salamat. Para ano? May kagaanan ng loob. Sabi nga ngayon, ngayong panahon na ito, yung mga millennials. Father, anong wording yan para sa Tagalog? Para sa aming mga kabataan? Ay kung minsan nga sabi, makita yung cool. Cool lang. Hindi kahat. Maging bahagi mo yung kagaanan ng lowering. Cool. So, siguro po yun yung ating panalangin sa harapan ng Poong Kapwa. At yun din yung maging bahagi ng ating pamantayan. Naranasan ko yung kagandahan loob ng Diyos sa kanyang pagkapatawad. Bakit? Kasi magkano ang loob ko eh. Palaging magkano ang loob ko. Kung mabigat yung ating loob, ay tingnan natin, baka kinakailangan pa natin magpatawad. Tingnan pa natin yung kagandahan loob ng Diyos. Lalong-lalong na sa pagpapatawad. Kasi maaari siguro maramdaman ninyo ang napakaraming kagandahan loob ng Diyos. Marami siguro himala ang ginawa sa inyo ng Diyos. Pero kung wala yung himala ng pagpapatawad, I would rather say it is a miracle. Kasi, kung nga yung sinabi ko na karamihan linggo, hindi ito gawain ng tao, gawain ito ng Diyos. Kung hindi nyo nararanasan yung biyaya na ito alin, walang kwenta yung biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo, na sinasabi ninyo, na binigyan kayo ng maraming pagkapala, pero nakalimutan yung ibigay sa inyo ang kanyang kagandahan loob sa pagpapatawa. Kasi nangyit ang mahalaga. Yung ibang biyaya ay nakakabit lamang sa biyaya ng kagandahan loob sa kanyang pagpapatawa. Yun ang pinakapuno ng lahat ng kagandahan loob ng Diyos ang magpatawad. At sana po, pakinabangan natin. Sa bawal ng pamaraan, sana maramdaman natin natin, magaan yung ating loob. Malalaman nyo naman yun. So kung medyo mabigat pa yung loob nyo, Lord, tulungan mo ka. Tulungan mo ako, magaan mo yung loob ko. Mapatawad ng tao ito. Makahingi ako ng tawad. Kasi, matawagin natin yun ang maging barometer natin. Kagaanan ng kalooban, dulot ng kagandahan loob ng Diyos sa pagpapatawa.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang kapangyarihan sa lahat na may kawalan ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkatawang-tawa siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria Virgen, ipinagpakasakit ni Ponce Pilato. Pinako sa krus na matay ni Libido, na naamos na ho naman ng mga imara. Ang may katumaran na buhay ng ibuli, umakal sa damit, maluklok sa kahit ng Diyos sa mga kapakinigin sa damit. Doon magungulang para dito ang lukong sa mga buhay ng mga inatawa. Sumasa pa na tayo naman ang buhay sa Diyos Espiritu Santo, sa wala at masimbahan ng Katolika, sa kasamahan ng mga dalal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng buhay ng mga inatawa, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagkamit natin ng kaharian ng Diyos ay nababatay sa paggawa natin ng mabuti sa walang hinihintay na kapalit. Hilingin natin sa ating Ama ang mapagbigay na may-ari ng ubasan. Nagawin niya tayong mga mabubuting manggagawa sa kanyang kaharian. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod mo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod mo. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa sila na tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod mo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabaho na may makakaruang sahod para sa lahat ng manggagawa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod mo. Para sa mga manalayat at sa kanilang pamilya, upang patuloy silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at makaiwas sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod mo. Para sa mga walang hanap buhay, naway huwag silang mawala ng pag-asa at magsumikap na makatagpo ng isenteng trabaho na makakapagtaguyod sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod mo. Naway magbago ang aming puso't pamumuhay tuwo sa pagiging tapat ng mga katiwala ng sanghinapan. Sa halip na pagsamantalahan ito para sa aming pansariling kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod mo. Ang manaming mapagbigay, nawa ang magandahan loob mo ang siyang gumabay sa amin upang maiwasan namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Amen.